Hello Max Spark, kamusta kayo? Welcome back to my channel. Sa pag natin ngayon Max Spark, pag-uusapan po natin ng mga dapat tandaan para hindi ka maging needy sa isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, Max Spark, mag-start na po tayo. At muli, be Spark! At ang unang dapat tandaan para hindi ka maging needy sa isang lalaki is bababa ang value mo sa lalaki kapag naging needy ka. Yes, Max Spark, gusto mo bang mangyari yan? Na bumaba ang halaga mo sa lalaking minamahal at pinapahalagahan mo? Kaya Spark, mag-isip-isip ka. Akala mo yan ang tama, yung pagiging needy? Kaya Spark, nagkakamali ka. Kailangan, relax mo lang yung sarili mo. Chill lang, relax lang. Hindi yung parang layo kang ulaga. Hindi yung parang layo kang naghihintay. Hindi yung parang lagi kang isip ng isip dyan. Hindi yung palagi kang tamang hinala dyan. Hindi yung palagi kang nagpaparamdam at sobrang dami mong oras para sa kanya. Dapat paminsan-minsan ay talaga namang nagpapakabisi ka upang hindi lang umiikot ang utak, ang isip mo at mundo mo sa lalaking yan. Kailangan ipakita mo sa lalaking yan, Kane Spark, na kaya mo ring maging masaya kahit na hindi kayo masyado nakikita o nagkakausap dahil nagiging busy ka. Huwag kang magpakanigi. Dahil Kane Spark, kadalasan, ang buong katotohanan, ang karamihan ng nasasaktan, iniiwan, ipinagpapalit, talaga namang lumuluha at nalulugmok at nabibigo sa pag-ibig ay yung mga taong needy. Lalaki man o babae, yung mga taong needy, yan yung mga talaga namang nabibigo at iniiwan, nasasaktan sa pag-ibig. Bakit? Sapagkat hindi nakikita ng mga taong mahal nila yung halaga nila. Bakit? Kasi sila na yung lahat-lahat nagbibigay. Wala nang challenge. Easy to get na. Diba? Wala nang mystery. Hindi na sila mysterious. Napaka-needy nga nila eh. Hindi nga sila makapaghintay. Hindi nga sila makatiis eh. Hindi nga nila magawang maging mang-ignore minsan. Lagi sila available. At lagi sila nagpaparamdam. Hindi na sila nagagawang ma-miss ng mga taong mahal nila. Dahil talaga namang lahat-lahat ng oras ay binibigay nila doon sa tao na yon. Kaya Inspire, dapat marunong kayo magpa-miss sa mga taong minamahal nyo upang makita nila ang halaga mo, tumaas ang value mo sa isip at puso nila. Kaya mahalaga na meron kang pinagkakabalahan upang doon mapopokus din yung ibang oras at isip mo. Kaya Inspire, kapag naging needy ka sa boyfriend mo, kapag naging needy ka sa asawa mo, kahit nasabihin natin mahal ka pa niya ngayon, ay bababa unti-unti. Hindi niya mahalata. Kahit yung lalaki, hindi niya mapapansin. Pero mararamdaman niya, unti-unti, na parabang nagbabago na yung nararamdaman niya sa'yo. Huwag kang magmahal lang sobra-sobra kay Spark. Dahil ang lahat ng tao, subok na yan eh. Alam mo yan eh. Alam natin yan eh. Alam ng lahat yan eh. Na kung sino yung mga nagmamahal lang sobra, ay yun pa yung nasasaktan at iniiwan. Tapos magtatanong sila sa kanilang sarili. Magtatanong sila sa mga tao, ano bang nagawa ko? Binigay ko naman lahat. Talaga namang nagsakripisyo ko, pati pamilya ko, iniwan ko para sa kanya. Pati pag-aaral, trabaho ko, sinakripisyo ko para sa kanya dahil mahal na mahal ko siya. Ginawa ko lahat, binigay ko sa kanya lahat. Nagtiis ako, minahal ko siya, naging tapat ako. Bakit iniwan niya pa rin ako? Bakit pinagpalit niya pa rin ako? Bakit sinaktan niya pa rin ako? Diba ka-inspired? Alam natin lahat yan. Alam mo yan. Talaga naman. Kaya dapat sapat lang na pag-ibig. Sapat lang na pagmamahal. Sapat lang na atensyon. Kontrolin mo ang iyong emosyon. Mas gamitin mo ang iyong utak kaysa yung puso kay Inspire. Pero hindi ko sinasabing hindi ka magmahal. Magmahal ka, pero sapat lang. Huwag na huwag ka rin magkukulang. At higit sa lahat, huwag na huwag kang susobra. Huwag ka maging needy upang ang lalaki ay laging makita pa rin ang halaga mo. Kapag hindi ka nagpaparamdam, kapag medyo matagal ka mag-reply, kapag medyo matagal ka mag-message, kapag hindi mo kagad nasasagot ang call, kapag hindi kayo palagi nagkikita, kapag hindi mo lahat sinasabi sa kanya, diba ka-inspired? Kapag hindi ka laging may oras sa kanya, kapag sapat na oras ang binibigay mo, ang lalaki laging magmamahal yan. Kasi, lagi kang nasa isip niya eh. Logical yung mga yan, logical. Logical kami. Isip kami ng isip. At saka iisip namin, mas lalo nagiging mahalaga yung mga tao at bagay sa iniisip sa utak namin.
Kaya ang pinakamahalaga ay huwag kang maging needy upang siya ang maging needy sa'yo. Bakit? Kasi nga logical sila. Isip sila ng isip kapag hindi nagpaparamdam yung taong mahal nila. Dahilan kung bakit mas lalo ka nagiging mahalaga. Kaya ikaw ang gawin mo, pagpaka-busy ka, pag self-improve ka na lang, mamimiss ka na niya, mas lalo ka pa niyang mamahalin dahil tataas ang attraction niya kapag mas lalo kang bumanda. Mas lalong tataas ang interest niya sa'yo at malabo na ipagpalit ka niya. Isa yun sa mga dapat mong tandaan upang hindi ka maging needy sa lalaki. Palagi mong isipin na kapag naging needy ka, bababa ang tingin niya sa'yo. Itatak mo yan sa utak mo. Huwag ka maging needy. Magpamiss ka. At talaga naman ka-inspired. Huwag kang laging available sa kanya. At ang palang dapat tandaan ka-inspired upang hindi ka maging needy sa isang lalaki, hindi mapapalot maghabol sa'yo ang lalaki kapag needy ka. Yes, mga ka-inspired. Totoo yan. At talaga naman buong katotohanan yan. Talaga naman, paano siya mapapalot maghabol sa'yo kapag needy ka? Hindi mangyayari yan. Bakit? Dahil hindi niya nga makikita ng buong puro ang iyong halaga. Maghahabol lang at mababaliw lang ang lalaki sa'yo o ang sino mang tao kapag ka mataas ang pagpapahalaga niya sa'yo. Kapag mataas yung value mo para sa kanyang mga mata, sa kanyang isip at puso. Pero kapag needy ka, pinapababa mo yung value mo. Yung sabihin nating yung napakahalaga mong oras ay nagiging cheap. Biruin mo oras mo cheap. Yung bang hindi siya valuable, mumurahin, normal lang. Hindi pinag-aagawan, hindi pinapahalagahan, hindi parang ginto, parang tanso lang, parang pilak lang. Gusto mo ba na ganoon lang oras mo? Ayaw mo ba na ituring ng lalaking mahal mo yung oras mo ay ginto? Sa pamamagitan lang hindi ka lagi nagpaparamdam? Sa pamamagitan lang hindi ka laging needy? Doon siya maghahabol sa'yo. Doon siya mababalo sa'yo. Kapag ka hindi ka needy. Kasi tumataas yung halaga mo. Yung hindi ka palang nagpaparamdam, isip na siya ng isip. Ano na kayang ginagawa ng girlfriend ko? Ano na kayang ginagawa ng missis ko? Kumain na kaya yon? Sino kayang kasama nun? Naiisip din kaya ako nun? Kamusta na kaya siya? Ano kayang ginagawa niya? Sino kayang kasama niya? Sa kakaisip niya sa'yo, mas lalo ka niyang minamahal. Bakit? Mas lalo ka nagiging mahalaga. Bakit? Kasi nagiin ba siya ng pag-iisip? Nagiin ba siya ng pagmamahal? Nagiin ba siya ng concern? Nagiin ba siya ng pagkikir? Habang iniisip ka niya, doon siya ngayon mababalo sa'yo. At pag nabalo siya sa'yo, maghahabol siya sa'yo. Pero pag lagi kang needy, lagi nagparamdam, pag tingin niya palang sa cellphone niya, tinagtag mo na siya ng call, miss call, tinagtag mo na siya ng chat, or tinagtag mo na siya ng text, wala, nakampante na, confident na. Ay, huling-huli ko na tong girlfriend ko. Mahal na mahal ako ng asawa ko. Mahal na mahal ako ng babaeng to. Hindi ko kailangang matakot. Hindi ko kailangang mangamba. Kasi, lagi naman siyang nandyan para sa akin. Bakit ngayon mababal yung lalaki sa'yo? Bakit ngayon maghahabol ang lalaki sa'yo? Sabihin mo sa akin, kapag needy ka, gusto mo maging needy? Sige, subukan mo. Para malaman mo ang buong katotohanan. Hindi lang katotohanan ha, buong katotohanan. Na talaga naman kapag naging needy ka, ay hindi mababalo na lalaki sa'yo. Baka nga, bumaba pang pagmamahal niya sa'yo. Gusto mo ba yan? Bababa ang tingin niya sa'yo, bababa rin ang pagmamahal niya sa'yo. Ganun yan, magkasabay yan. Bababa ang halaga mo, bababa rin ang pag-ibig niya. At kapag nangyari na'y delikado, bakit delikado? Bumaba na eh. Bakit nga? Maaaring mapatingin siya sa iba. Doon sa mga babaeng mataas ang value. At maaaring doon siya ma-inlove. Lalo na kapag yung babae malandi. At talaga naman, nialandi rin siya. Nagpapakita ng motibo sa kanya. Eh, lagot na. Diyan tayo ngayon sa tukso. Pero kapag ikaw ay mahal na mahal ka niya at balaw siya sa'yo, kahit pa sabihin natin may mga babae sa paligid niya at tinutokso siya dahil nga balaw siya sa'yo, ay magiging loyal yan sa'yo. Saabot ng kanyang, makasabot ng level ng pagmamahal niya sa'yo. Doon nagiging loyal ang tao sa sobrang pagmamahal, sa sobrang taas ng value mo sa kanya. Bakit nagiging unfaithful? Bakit hindi nagiging loyal? Dahil mababang pagmamahal, mababang ang level ng value mo sa kanya. Gusto mo na maging loyal siya, kailangan baliwin mo siya sa pagmamahal niya sa'yo. Paano mangyayari yon? Dapat siya ang maging needy.
Paano mangyayari yun? Huwag kang lagi magparamdam. Matuto kang magpamis. Kontrolin mo ang emosyon mo at kontrolin mo rin ang isip at puso niya. Sa pamamagitan ng ano? Nang hindi ka laging available. Hindi, marunong kang ano, mag-control. Marunong ka lang sabihin natin game. Hindi yung lalaroin mo yung puso niya. Game na para hindi siya mawala sa'yo. Let's say sabihin natin na mamimiss ka niya kasi matagal ka mag-reply. Mga ganun, di ba? Dapat marunong ka ng ganyan. Hindi yung layang needy na pag ano pa lang, kakausap nyo pa lang, mamaya-maya, yan na naman, text ka na naman. Tapos, alam mo naman na may trabaho pa siya, nagko-call ka na, may pa-miss call ka pa, kunwari ka pa, ay sorry, napindot lang, pero ang totoo, nagpapapansin ka na. Tapos, isa pa, yung sabihin natin nag-message siya, ang bis mo mag-reply, parang kidlat, dinaibo pa nga yung kidlat eh. 0.1 seconds? Seconds ba yun? O, ganun. Diba ka-inspired? Eh, huwag ganyan. Upang isang lalaki, hindi mababang tingin sa'yo. Kasi pag mababang tingin niya sa'yo, isipin niya na kayang-kaya ko to. Kahit man chicks ako, kahit man babae ako, kayang-kaya ko to. Habol nga lang habol sa akin eh, pero pag mataas ang tingin niya sa'yo, kahit maraming chicks sa paligid niya, ikaw pa rin ang mamahalin niya. Kasi mataas ang tingin niya sa'yo eh. Kaya huwag kang needy. Dahil kapag naging needy ka, yari na. Hindi yan maghahabol sa'yo. Mas lalong hindi siya mababayo sa'yo. Yan ang tandaan mo. Ano ulit? Tandaan. Itatak sa utak mo upang hindi ka maging needy, upang mapigilan mo yung sarili mo. Sabi ni Ka-Inspired, ito, malapit kong tandaan. Huwag ako maging needy kasi hindi mababaliw at maghahabol ang boyfriend mister ko sa'kin. Para mabaliw siya sa'yo at maghahabol sa'yo, dapat Ka-Inspired siya ang maging needy sa'yo. Kaya dapat matuto kang maghintay, matuto kang magtiis, matuto kang talaga namang magpaka-busy, mag-self-improve, at huwag kang laging baliw sa lalaki, Ka-Inspired. At ang patong dapat tandaan, Ka-Inspired, upang hindi ka maging needy sa isang lalaki, na mas dapat ka mag-focus sa self-improvement mo. Yes, mga Ka-Inspired, yun ang patong dapat mong tandaan. Alam nyo, mga Ka-Inspired, napakahalaga niyan. Hindi yung puro kung ano nung pinagpupukusan mo. Diba? Talaga naman, bilang isang babae, lalo ka na, babae ka, dapat kayong lahat na nanonood sa akin ngayon, kayong mga kababaihan, dapat lagi kayong magpapaganda, palagi kayong magpapasexy. Lagi ko naman sinasabi ito, sana huwag kayong magsasawa. Dahil ako, hindi ako magsasawa. Bakit? Para din naman sa inyo ito, yung self-improvement nyo, upang ang lalaking mahal mo, ang boyfriend mo, ang mister mo, ay palaging masabik sa'yo, ma-excite, palaging magmahal sa'yo, palaging maghabol sa'yo, palaging kang hanapin. Wala, hindi ka niya matiis. Di ba? Takot siyang mawala ka. Mas maaaring maging loyal sa'yo. Kapag ikaw ay high value. Paano ka maging high value? Tulungan mong sarili mo. Kumilos ka. Magpa-sexy, magpaganda. Mas mag-focus ka sa self-improvement mo. Yan ang tandaan mo kaysa maging needy. Yung ginagawa mo na kakadot-dot mo ng cellphone, kakatingin mo ng cellphone, tapos kakabantay sa boyfriend mo, kakabantay sa mister mo. Ang gawin mo na lang, Ka-Inspired, ay mag-focus ka sa sarili mo. Sapagkat ang isang lalaki, Ka-Inspired, ay kung maglolo ko yan. Ngayon, hindi mo mapipigilan yan, dun ka sa kontrolado mo. Kontrolado mo ba yan, na manchichik siya? Anong kontrolado mo? Yung mga pwede mong gawin na magpapaganda ka, para ikaw pa rin ang pipiliin niya, magpapasexy ka, magpapaganda ka para sa'yo pa rin talaga siya mahuhulog at sa'yo pa rin siya magmamahal. Diba? Doon ka sa kontrolado mo. Sabi ng iba, hindi naman ako maganda, hindi naman ako sexy, hindi naman ako kaakit-akit. Ka-Inspired, huwag mo sabihin yan. Lahat na ng kailangan sa mundo nasa atin, nasa panahon natin ngayon, mga pampaganda, mga pampasexy, katamaran na lang. Katamaran. At pagiging negatibo mag-isip ang pumipigil sa mga tao upang magpaganda at magpagwapo. Ka-Inspired, kaya mo yan. Isipin mo, tandaan mo na kailangan mo mag-improve dahil babae ka. At ano man ang mangyari, makakapamili ka sa mga maniligaw mo o single ka pa. Since sa mga dapat mong tandaan, Ka-Inspired, upang hindi ka maging needy sa isang lalaki. Dahil kapag naging needy ka sa lalaki, maaaring mapabayaan mong sarili mo. Bukod sa mapapabayaan mong sarili mo, mapapabayaan din ang lalaki ang damdamin niya para sa'yo. Kasi nga hindi niya makikita ang halaga mo at magiging mayabang siya. Pag naging mayabang siya, diyan magsisimula, nalalayo ang loob niya sa'yo.
Kaya maraming babae ngayon ang talaga namang ka-inspired, umiiyak, talaga namang nangangamba, bakit yung boyfriend ko nagbago na? Bakit yung mister ko nagbago na? Hindi naman siya ganun dati. Dati ang lambing niya, padal siya mag-message, etc., etc. Dito, ganyan. Lahat naman ng bagay nagbabago. Pero yung iba, for the worse. Yung iba naman, for the better. Kung gusto mo na for the better, mas lalo kanyang mahalin, at mas lalo siyang talaga namang bigay todo sa pag-ibig sa'yo, eh huwag ka maging needy. Tandaan mo lahat ng sinabi ko kay Inspired. Yung mag-focus sa self-improvement mo, at talaga namang upang mabayo siya sa'yo, yung mga tinuro ko kanina. Yan ang tandaan mo, para hindi ka laging baliw na baliw sa lalaki. At upang sila ang mabaliw sa'yo, at talaga namang maging needy sa'yo, at ikaw ay lagi na sa magandang posisyon, na kailan man ay ka-inspired, hindi mo pagsisisihan sa sarili mo. Tandaan mo yan, lahat ng sinabi ko. Upang ang lalaking mahal mo, malaki ang posibilidad na maging masaya kayo. At palagi mong maramdaman ang pagmamahal, pag-ibig, concern, at pagiging loyal niya sa'yo. At pagiging needy niya sa'yo. At pagiging palaibigin niya sa'yo. Kay Inspired. Smash po din lang po. Maraming salamat Max Spark sa pagtapos ng vlog na ito. Hindi po kalimutan mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga hindi po nakasubscribe, dahil pa-subscribe na po Max Spark, click yun na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong upload. Maraming salamat Max Spark at mag-iingat kayong lahat at mahal ko po kayo. At muli, be Inspired!